Sabi nila, ang kagandahan ng tao ay nasa panloob nito. Hindi ba? At ang sarap pakinggan kapag nakakatanggap ka ng komplimento na ang bait-bait mo, na ang buti mo. Pero paano na lang kung ang kabaitan na taglay mo ang maglalagay sa'yo sa tiyak na kapahamakan? Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Magandang araw po sa inyo, Miss Clar, at pati na rin sa inyong mga tagapakinig. Isa po ako sa inyong masugid na taga-subaybay. Ako po si Luisa, Tubong, Laguna. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hango sa aking tunay na karanasan tungkol sa mga aswang. Ito po ay hindi masayang alaala para sa akin. Ngunit nais ko pa rin po itong ibahagi sa inyo. Bukod ho sa idol na idol ko po kayo, Miss Clar, ay para sa akin, nararapat ang aking kwento sa channel ninyo. Kung sakali man ho na mabasa nyo ito at magawan ng istorya sa inyong channel, ito lang ang aking pwedeng balik-balikan na alaala ng aking nakaraan. Sa katunayan po, Miss Clar, hindi lang ito kwento ng buhay ko, kundi pati na rin ng aking ama. Isang jeepney driver po si Papa. Napakabait niya at maalaga bilang isang tatay. Nag-iisa lang ako na anak niya simula nang mamatay ang aking ina pagkapanganak sa akin. Binuhay niya ako sa pamamagitan ng pagpapasada gamit ang kanyang jeep na namana pa raw niya sa aking lolo. Dahil nga po likas ang kabaitan ni Papa, pati na rin sa kanyang mga kapatid, agad siyang pumayag ng minsang makisuyo sa kanya si Chang Emily para ihatid daw po ang mga naiwan nitong mahahalagang gamit sa bahay. Nakiusap siya na kung pwede raw ay madala ni Papa yon sa probinsya nila sa Visayas. At tulad nga ho ng sinabi ko, pumayag si Papa roon. Dahil bakasyon ko naman noon, Miss Clar, at kung tama ang aking pagkakatanda, halos 15 taong gulang pa lang ako noon. Kaya napilitan si Papa na isama ako sa kanyang magiging biyahe. Wala ho kasi siyang ibang mapag-iiwanan sa akin. Tuwang-tuwa naman ako noon dahil makakasama ko si Papa papunta kay Chang Emily. Walang tigil ang pagmamaneho ni Papa sa mahabang biyahe namin. Sa katunayan nga po, humihinto lang kami kung kami ay kakain na at kung sakaling iihi kami. At dahil nga tuloy-tuloy lang ang pagdadrive ni Papa, mas maaga kaming nakarating kina Chang Emily kesa sa inaasahan namin. Mabuti naman at ligtas kayong nakarating dito, Manong! Wika ni Chang Emily nang makita niya kami. Mas panganay nga pala si Papa at ang Manong na tawag niya ay kuya ang ibig sabihin sa amin sa Laguna. Mabuti naman at isinama mo si Luisa. Naku, wala akong mapag-iwanan sa kanya sa Laguna eh. Kaya sinama ko na rin. Gusto rin niya kasi makita ang pinsan niya. Sagot naman ni Papa. O siya, sige. Pasok muna tayo sa loob nang makakain naman tayo. Pumasok na nga kami sa loob ng bahay ni Chang Emily. Sakto naman at ang halian na nun, kaya ramdam ko na rin ang aking gutom. Masarap ang pagkain na hinain ni Chang. At habang kumakain, nag-uusap lang sina Papa at Chong Edgar, ang asawa ni Chang. Eh bakit hindi na lang muna kayo matulog ni na Luisa rito, Manong Jun? Tanong ni Chong kay Papa. Eh baka pwede naman na bukas na kayong bumiyahe para kahit papano eh makapagpahinga kayo. Tila nagningning ang aking mga mata sa tura ni Chong Edgar. Gusto ko kasi ang ideya na roon kami magpapalipas ng magdamag ni Papa. Bukod sa makakapagpahinga nga kami at makakasama ko rin ng mas matagal ang aking mga pinsan. Kaya lang, hindi naman pumayag si Papa. Agad siyang tumanggi sa alok ni Chong at Chang.
Naku, wag na. Kailangan na rin namin bumalik sa Laguna eh. Sayang din naman yung kikitain ko sa pamamasada. Kailangan ko pa naman makaipon na sapat na pera dahil enrollan niya na. Kahit na madismaya ako sa pagtanggi ni Papa, napangiti na lang ako at tiningnan siya na may pagka-proud. Alam ko kasi ang ginagawa niya ang lahat para sa akin. Matapos kumain ay pinabauna na lang kami ni Chong at Chang ng pagkain na pwede namin kainin mamayang gabi sa daan. Agad akong dumiretso sa pagsakay sa jeep sa tabi ni Papa. Habang si Papa naman ay kaharap pa si Chang Emily. Nakita ko pa na inaabutan siya ni Chang ng pera. Pero tinatanggihan pa yun ni Papa. Ano ka ba naman, Manong? Tanggapin mo na to. Para yan sa paghahatid mo ng gamit ko dito. At para na rin para sa pandagdag sa bayarin sa school ni Luisa. Nakangiti pa si Chang. Alam kong nahihiya si Papa ng mga sandaling yon. Pero alam ko rin na bukal sa loob ni Chang ang itinutulong niya. Hindi rin naman kasi mayaman si Chang. May kaya lang. Kaya baka nahihiya si Papa na tanggapin yon. Pero sa huli, napilit din siya ni Chang. Bago pa man umandaran jeep, ay muling lumapit si Chang Emily at dumungaw pa sa bintana. Biglang naging seryoso ang mukha ni Chang habang nakatingin kay Papa. Manong, mag-iingat kayo ha. Siguradong aabutan kayo ng gabi sa daan. Kaya hanggat maaari, huwag na huwag kang kakausap ng kahit na sino rito. Lalo na hindi mo kilala ang mga taong makakasalamuha mo rito sa probinsya. Narinig kong pagpapaalala ni Chang kay Papa. Kumunot naman ang noon ni Papa. Ha? Bawal kumausap? Bakit naman? Basta, Manong. Pamahiin yun dito. Huwag kang kakausap ng kahit sino. Lalo na kapag gabi na. O siya. Alis na kami. Tura na lang ni Papa. At tuluyan na nga kaming umandar. Tiyang mo talaga oh. Naniniwala pa sa mga pamahiin. Natatawang saad ni Papa. Natila ba hindi siya naniniwala sa babala ni Chang Emily. Baka ganun talaga, Papa. Kapag nakatira sa probinsya, maraming pamahiin na kailangang sundin. Sumang-ayon naman sa akin si Papa. Pagsapit ng gabi ay biglang umulan ng malakas. May kasama pa yung hangin kaya ibinaba na muna namin ni Papa ang trapal ng jeep sa may bintana para hindi kami mabasa at muling nagpatuloy sa biyahe. Nakakaramdam na rin ako ng antok dahil pasado alas 9 na ng gabi noon. Pero bago pa man ako tuluyang dalhin ang antok mula sa pagkakahimbing, pareho naming natanaw ni Papa sa may tila parang maliit at lumang waiting shed ang isang matandang babae. Papa, parang may matanda oh. Oo nga no, mukhang naghihintay siya ng masasakyan. Kawawa naman, masyadong malakas pa naman ang ulan. Napatingin ako kay Papa dahil alam kong umaandar na naman ang kanyang kabaitan sa katawan. Ano pong gagawin natin, Papa? Eh ano pa? Eh di papasakayin natin. Doon ka muna sa likod ng jeep, Luisa. Para dito siya maupo sa tabi ko. Para na rin makatulog ka na maayos doon. Ingat mo nga muna yung trapal ng bintana mo. Biglang naalala ko ang babala ni Chang Emily sa amin bago kami umalis. Pero pa, paano ho yung bilin sa atin ni Chang kanina? Na huwag tayong kakausap ng mga taong hindi natin kilala dito. Bakit ba nagpapaniwala ka sa Chang mo? Pamahiin lang yon anak. Kesa naman hayaan natin yung matanda, di ba? Mas nakakaawa yun. Wala na nga akong nagawa kung hindi ang sumang-ayon na lang sa sinabi ni Papa. Lumipat na nga ako sa may likod ng jeep. Tumawid na lang ako sa gitna dahil may daan naman doon para hindi ko na kailangan bumaba. Nakadungaw pa ako kay Papa habang mabagal na ang pagmamaneho niya dahil hihinto nga siya sa harap ng matanda.
Bumusina pa si Papa para kunin ang atensyon ng matanda. Hanggang sa huminto na nga ang aming jeep. Manang, sakay na ho kayo. Malakas ang ulan. Magalang na wika ni Papa sa matanda. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maaawa sa itsura ng matandang estranghero ng mga sandaling yon. Paano ba naman, Miss Clark? Madumi ho ang kanyang pananamit. Tila ba ay puno ng putik ang laylayan ng kanyang damit, pati na rin ang manggas ng suot niyang manipis na jacket. Mahaba rin ang kanyang itim na buhok na parabang hindi yun nasusuklay ng matagal. Hindi ko alam kung anong edad niya, Miss Clark, pero nasisigurado ko mas matanda siya kay Papa. Masyado na humalakas ang ulan. Kung maghihintay pa kayo na masasakyan dito, baka wala na po kayo masakyan. Kaya halika na po, sakay na kayo rito. Nakita ko ang pagtitig ng matanda kay Papa. Pero saglit lang yon, dahil napansin ko na ako naman ang binatuhan niya ng tingin. Dahil na rin ho siguro sa aking murang edad, nakaramdam po ako ng takot sa kanya. Kaya umatras na lang po ako sa pagdungaw at bumalik na lang sa pagkakaupo sa likod ng jeep. Narinig ko na lang ang tura ng matandang estranghero nang makasakay na rin siya. Maraming salamat, iho! Dahil nga ho nagsimula na ulit si Papa sa pagmamaneho, nagpasya na lang po ako na mahiga na sa bangko ng jeep upang maghanda na sa aking pagtulog. Nakaharap ako sa dingding ng jeep kaya hindi ko nakikita sina Papa at yung matandang babae. Pero kahit ganon, rinig na rinig ko naman ang usapan nilang dalawa. Eh, taga saan ho ba kayo, Manang? Taga dito lang din ako sa probinsya. Ay, ganun ho ba? Isa naman ho kayo pupunta. Nang baka sakali eh, mahatid ko rin kayo kung sakaling pareho tayo ng ruta. Magmaneho ka lang, iho. At sasabihin ko na lang kung saan ako bababa. Pumayag naman si Papa. Nang mga sandaling yon ay unti-unti na rin akong dinatna ng antok. Kaya sa isang iglap, nakaidlip na rin ako. Hindi ko alam kung ilang oras o minuto ako nakatulog. Pero alam ko na saglit lang talaga akong nakaidlip. Dahil ramdam ko ang pagsakit ng aking ulo. Kaya naman imbis na bumangon, nagpasya na lang akong muling ipagpatuloy ang aking pagtulog. Ipinikit ko lang ang aking mga mata at hinintay na muli akong dalhin sa aking pagkakahimbing. Nang mga sandaling yon, hindi na nag-uusap si Papa at yung matanda. Pero ramdam ko na umaantar pa rin ang jeep. Nakapikit lang ang aking mga mata. Nagbabaka sakali na muli akong antukin. Pero maya-maya lang, narinig ko muli ang boses ng matandang babae. Kumain ka na ba, ha, iho? Tanong ng matanda kay Papa. Ayoko sanang pansinin ang sinabi niya. Dahil kapag inisip ko yon, baka mas lalo lang akong hindi makabalik sa aking pagkakatulog. Pero hindi ko maiwasan na makuha ang aking atensyon. Dahil nga rinig na rinig ko ang boses niya. Sumagot si Papa sa kanya. Ayo po, kanina pa. Pero kung nagugutom ho kayo, may biskuit naman ho kami dito. Hindi kasi napapawi ang gutom ko ng biskuit lang. Kailangan ay mabigat sa tiyan ang aking kakainin. Ay ganun po ba? Pasensya na po kung wala akong ibang maialok sa'yo, Manang. Alam ko sa loob-loob ko na nalulungkot si Papa dahil hindi siya makakapag-alok ng ibang pagkain sa matandang babae. Humarap ako sa aking pagkakahiga kung saan ay agad na natanaw ko ang refleksyon ng mukha ng matanda sa rearview mirror ng jeep. Kusang napakunot ang noo ko nang makita ko ang simpleng pagngisi niya. Kakaibang ngisi yun. Nakakatakot na pagngisi. Alam ko na hindi yun nakita ni Papa dahil sigurado ako na nasa kalsada lang ang atensyon niya. Pero ako, kitang-kita ko yun, Miss Clark.
Sa katunayan, iho, ilang linggo na talaga akong walang kain. Pero ngayon pa lang, magpapasalamat na ako sa iyo. Dahil sa tingin ko, may makakain na ako. Baka nga abutin pa ng 2 linggo ang makakain ko. Nang mga sandaling yon, ay hindi ko masyadong naintindihan ang sinabi ng matanda. Pero nagpakunot yon ng aking noo. Ano pong ibig niyo sabihin, Manang? Kahit si Papa ay alam kong naguguluhan din. Pamilyar ka ba sa wak-wak? Ha, iho? Wak-wak? Hindi ho eh. Eh sa taong nagpapalit ng anyo bilang hayop, alam mo ba yon? Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Papa. Pero ako, tinutubuan ako na kakaibang kaba sa dibdib. Para sa akin, may dahilan ng matanda kung bakit tinatanong niya kung ano yon. Hindi ko lang alam kung bakit natatawa si Papa. Hindi niya siguro nakikita na seryoso ang matanda sa mga sinasabi nito. Sa sobrang seryoso ng estranghero, matatakot ka na lang kung ano ba talaga ang intensyon niya. Naku, Manang, wala po akong alam sa ganyan. Hindi rin naman kasi ako naniniwala kasi sa tanda kong ito, wala pa akong nakikitang ganyan. Saka hindi rin ho kami taga rito. Taga Laguna po kami ng anak ko. Kaya sa mga pamahiing ganyan, mahihirapan po kayong mapaniwala ako. Paano kung ipakita ko sa iyo na totoo yon? Paano kung sabihin ko sa iyo na may kakayahan ako magpalit ng anyo? Napalunok ako ng laway ng mga sandaling yon. Dahil kitang-kita ko na ang refleksyon ng matanda sa salamin. Dahan-dahan siyang humarap kay Papa. Ramdam ko na ang pagkabog ng puso ko. Alam ko na, dahil bata pa ako noon, kaya siguro napakadali kong matakot. Pero kakaiba na talaga ang nararamdaman ko, Miss Clark. Bigla ko rin ho kasing naalala yung babala sa amin ni Chang Emily. Paano kung may mangyaring masama sa amin dahil kumausap si Papa ng isang tao na hindi naman talaga namin kilala? Muling tumawa si Papa. Gusto ko siyang pigilan, pero ayokong magpahalata. Nagising na ako at naririnig ko ang mga usapan nila. Naku, Manang, mukhang gutom na ho talaga kayo. Kainin niyo lang po muna yung biskwito. Mula sa aking pagkakahiga, nakita kong muli ang pagngisi ng matanda. At sa isang iglap lang, nanindig ang aking balahibo at agad na napabangon nang masilayan ko ang paglabas ng pangil ng estranghero. Aktong susunggaban niya si Papa, kaya mabilis akong sumigaw. Kakagatin ka niya, Papa! Nakita ko ang mabilis na pagbaling ni Papa ng tingin sa kanyang tabi. At doon ay agad na iniangat niya ang kanyang braso para sa lagi ng kakagat sana na pangil. Doon na ako nagsimulang umiyak. Ibinaling ni Papa ang manibela patungo sa kaliwa, kaya napalayo sa kanya ang matanda. Buti na lang at mabilis akong napahawak sa bintana. Sumigaw na ako habang umiiyak noon. Habang si Papa naman ay nagpapanik na at paiba-iba na ang direksyon ng jeep. Nakita ko ang muling pagbabalik ng matanda para atakihin si Papa. Pero katulad kanina, ginamit ni Papa ang kontrol ng manibela para mapalayo ito sa kanya. At dahil sa sobrang pagpapanik, isang malakas na salpok na lang ang nangyari. Doon na lang namin namalayan na naibangga ni Papa ang jeep sa isang malaking puno. Buti na lang talaga at mahigpit ang pagkakakapit ko sa may bintana, kaya hindi ako nadamay sa pagsalpok ng jeep. Pero sa kabila noon, nag-alala ko kay Papa, lalo na at siya yung nasa unahan. Mabilis akong lumapit kay Papa. Pa! Papa! Okay ka lang? Iyak na tawag ko sa kanya. May malay si Papa,
Pero alam kong may sakit siyang iniinda. Nakita ko ang paghawak niya sa kanyang ulo. Doon ay napansin ko na may tumutulong dugo. Muli akong napahagulhol. Oh, okay lang ako, Luisa. Bumaba ka na ng jeep. Bilisan mo. Utos ni Papa sa akin. Napansin niya siguro na unti-unti na rin nagkakamalay ang matandang babae. Kaya dapat na kaming kumilos ng mabilis. Kahit grabe ang aking pag-iyak, takot at pangamba, agad akong sumunod kay Papa. Kahit na umuulan pa rin ng malakas, hindi ko na yun ininda pa. Pagbaba ko ay si Papa naman ang aking hinintay na makababa. Papa! Bilisan mo! Bilisan mo pa! Hindi nagtagal ay bumaba na nga siya at mabilis na hinawakan ng aking kamay. Tumakbo na tayo, Luisa! Tumakbo ka na! Tumakbo kami ng mabilis ni Papa. Kahit na napapagod ay hindi pa rin kami humihinto. Kahit na paika-ika rin si Papa, hindi siya sumuko. Huwag kang lilingon, nanak. Basta tumakbo lang tayo. Basang-basa na kami ng ulan noon. Nilalamig na rin ang buong katawan ko. Idagdag na rin na madilim ang paligid dahil gabi na. Gusto naming humingi ng tulong, Miss Clark. Kaya lang, wala namang mga kabahayan kaming nakikita. Para kasi kaming nasa isang bukid dahil tila damuhan ang tinatakbuhan namin ni Papa. Gusto kong sumigaw para magbaka sakali na may makakarinig. Pero naisip ko rin, kapag ginawa ko yun, baka marinig lang kami ng matandang babae. Ilang minuto rin ang tinakbo namin sa ilalim ng malakas na ulan. Hanggang sa may matanaw kaming isang kubo. Walang ilaw yon, kaya mukhang walang tao. O baka tulog na ang mga tao. Kumatok si Papa sa kahoy na pinto. Tao po? Tao po? Pagbukusan niyo po kami! Humihingi kami ng tulong! Patuloy pa rin ang pagkatok ni Papa, pero wala kaming naririnig na sagot. Hanggang sa tinulak na lang ni Papa yung pintuan, kung saan ay walang kahirap-hirap na bumukas yun. Tama nga ang hula ko, walang tao sa loob. Papa, walang tao. O sige, pumasok na tayo sa loob. Dito tayo magtatago. Sa loob ng kubo ay may maliit na lamesa. Yun ang itinulak namin ni Papa bilang pangharang sa pintuan, para hindi agad yun mabuksan. May nakita rin kami na mga patong-patong na sako. Sa tingin ko, imbakan yun ng mga naani. Sa likod ng mga sako na yun, doon kami umupo ni Papa at nagtago. Yakap-yakap ako ni Papa. Kahit paano ay unti-unting nawawala ang panginginig ko dahil sa lamig. Natatakot ako, Papa! Wika ko kay Papa at nagsimula na naman na tumulo ang aking luha. Grabe na kasi talaga yung nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Halo-halo na, natatakot, nangangamba at kinakabahan. Shhh! Huwag kang matakot, anak. Nandito lang si Papa. Hindi ko hayaan masaktan ka o may mangyaring masama sa'yo. Pero ano po yun, Papa? Bakit po? Bakit nag-iba ng anyo yung matandang babae na yun? Isa siyang aswang, anak. Nung una, hindi ko alam kung anong tinutukoy niyang wakwak. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Yun kasi ang tawag sa aswang dito sa Bisaya eh. Nakaramdam ako ng kakaibang takot noon. Hindi man ganun kalawak ang aking kaalaman tungkol sa mga aswang, Miss Clark. Pero alam ko kung anong klase silang masasamang nilalang. Mahilig ho kasi akong magbasa ng mga comics. Kaya alam ko kung anong pwedeng gawin sa amin ng matandang yon, kung sakali man na mahanap niya kami. Kaya ho siguro tayo binalaan ni Chang, Papa. Ano hong gagawin natin? Hindi ko natuloy ang aking balak na itanong.
dahil napansin ko ang mabilis na pagtakip ni Papa sa aking bibig. Inangat niya rin ang kanyang hintuturo at saka niya yun itinapat sa kanyang bibig. Isang babala na huwag akong maingay. Kahit napatuloy pa rin ang pagpatak ng ulan sa labas, naging malinaw sa aming pandinig ang mga yabag ng paa na aming naririnig mula sa labas. Nabalot na naman ako ng takot ng mga sandaling yun. Paano na lang kung yun na yung matandang aswang? Otomatiko akong napayakap sa braso ni Papa. Doon ay nagwika siya muli sa akin. Dito ka lang, Luisa. Huwag kang lalabas. Alam ko kung anong binabalak ni Papa. Pero Papa... Huwag nang matigas ang ulo. Lalabasin ko siya. Lalabanan ko siya. Basta't kahit anong mangyari, huwag kang lalabas dito. Pero bago pa man makalabas si Papa sa aming pinagtataguan, mabilis na nabuksan ang pinto ng bahay. Nakita ko sa siwang ng mga sako na tumilapo na lang bigla ang lamesa na nakaharang doon. Muntikan na akong mapasigaw. Ngunit mabilis nang lumabas si Papa. Layuan mo kami na anak ko, parang awa mo na! Pagmamakaawa ni Papa, tahimik na akong umiiyak sa sulok. Nagdadasal na sana hindi kami masaktan ni Papa. Sinasabi ko na sa'yo, wala pa akong kain. Matagal na! Wika ng matandang babae. Para siyang asong nababaliw. Hindi ko maipaliwanag. Basta nakakatakot ang kanyang pagsasalita. May kasama pang ungol. Agad niyang sinugod si Papa. Pero mabilis na may nakuhang matalim na tila kawayan si Papa sa may gilid at ginamit niya yung armas sa matanda. Umiiyak na ako ng mga sandaling yun. Pero hindi ko inalis ang tingin ko kay Papa dahil sa takot na baka may mangyari sa kanya. Tinusok-tusok ni Papa ang kawayan bilang panakot. Kaya napapaluyo naman ang matandang aswang. Umuungol naman ang matanda sa nakakatakot na paraan. Layuan mo kaming demonyo ka! Sa huling pagtusok ni Papa, natamaan sa may kanang dibdib malapit sa braso ang matanda. Tila bumaon yun. Halata naman na nasaktan ang aswang. Ngunit kalaunan ay hindi niya rin yun ininda at muling susugurin si Papa. Ngunit panibagong boses ng isang matandang lalaki ang aming narinig. Hoy! Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa aming kubo? Tila nabuhayan ako ng loob ng marinig ko yun. Muli akong sumilip sa siwang ng mga sako. Isang matandang lalaki. May bitbit ng flashlight ang aking natanaw. Tinapatan niya ng ilaw ang mukha ng aswang at nakatusok pa rin yun sa kawayan ni Papa. Doon ay gumuhit ang gulat sa mukha ng bagong dating. Napansin ko ang pagiging aligaga ng matandang aswang at sa isang iglap, tila nahugot niya ang kanyang sarili sa kawayan at nag-anyong malaking aso, saka mabilis na tumakbo. Laking pasalamat ko dahil may tumulong sa amin ni Papa. Akala ko talaga may mangyayaring masama sa amin nung gabing yun. Dinala kami sa bahay ng matandang tumulong sa amin. Siya pala ang may-ari ng kubo na napasukan namin para magtago. Inabutan niya kami ng tuwalya para magpatuyo at kape para mainitan dahil basang-basa talaga kami ni Papa ng mga sandaling yun at nanginginig sa sobrang lamig. Nagtanong sila kay Papa kung anong nangyari at ikinuwento naman ni Papa ang lahat. Habang ako naman ay sinamahan ng asawa ng matanda para makapagpalit ng damit at nang makapagpahinga na rin. Sa sobrang pagod ko ho siguro noon, nakatulog ako agad. Pagising ko ay walang tao sa bahay na aming tinuluyan ni Papa. May narinig lang akong ingay ng mga taong nagsasalita at komosyon mula sa labas ng bahay. Kaya lumabas na rin ako. Maraming kumpol ng mga tao akong nakita.
dahil maliit lang naman ako at bata pa. Kaya nakasingit ako agad hanggang sa makita na rin mismo kung ano ang kanilang pinagkakaguluhan. Muli akong nakaramdam ng kilabot nang makita ko ang isang kalabaw na wala ng buhay. Bukas ang tiyan nito at kita ko na wala na rin siyang lamang loob. Hindi nagtagal ay narinig ko na ang boses ng matandang lalaki na tumulong sa amin. Nang hanapin ko ang boses na yon, nakita ko, nasa tabi siya ni Papa. Aba, mukhang wakwak nga ang gumawa nito. Wika ng matanda. Nakita ko ang pag-aalalang gumuhit sa mukha ni Papa. Natitiyak ko na hinahanap ka niya. Gusto niyang gumanti sa'yo kasi nasugatan mo siya kagabi. Ano ho bang pwede kong gawin, Kalusyo? Kailangan natin siyang puksain. Dahil kung hindi, natitiyak kong hindi siya titigil. Magiging banta siya sa mga taong naniniraan dito sa baryo. Nang mga sandaling yon, alam ni Papa na nasa panganib na ang buhay namin. Kaya hindi na ako nabigla pa nang sabihin niya sa akin na ibabalik niya na muna ako sa bahay ni Chang Emily. Umabot din ng halos isang oras ang naging biyahe namin sakay ng pampasaherong jeep. Ang jeep kasi ni Papa, hindi na umaandar. Siguro dahil sa lakas ng pagkakabangga nito. Pagkadating namin muli sa bahay ni Chang, nagulantang sila sa naging kwento ni Papa. At gaya ng plano, hinabilin nga ako ni Papa doon para bumalik sa kabilang baryo. Puno ng pag-aalala ang nararamdaman ko noon para kay Papa, Miss Clark. Alam din ng aking Chang at Chong ang pangamba ko. Kaya naman niyaya nila ako na maging abala muna para naman hindi ko masyadong alalahanin ang nangyari. Sinama nila ako sa kanilang maliit na karinderya upang sa ganun nga maging abala ko doon kahit paano. Tumulong ako sa kanilang mga gawain. Tumulong ako hanggat kaya ko. Pero nang mga sandaling yun, wala kami at akong kamalay-malay na si Papa pala ay dinakip na nakapulisan pagkabalik na pagkabalik niya sa baryo. Nabigla na lang kaming lahat nang sumapit ang kinabukasan. May dalawang pulis ang pumunta sa bahay ni Chang Emily para imbitahan daw ito na magbigay ng statement sa presinto. Ang narinig ko sa usapan nila, pagkabalik daw ni Papa sa baryo na yon, natagpuan naman ang isang bangkay sa mismong likod ng jeep ni Papa. Dahil doon, hinuli siya ng mga pulis. Nagpumiglas daw si Papa at nagpapaliwanag na wala siyang kinalaman doon. Pero hindi naniniwala ang kapulisan sa kanya. Lalo pa, at dayo lang daw si Papa doon. At simula nang dumating siya, may nangyari ng mga patayan. Gusto kong sumama noon kina Chang Emily para mapuntahan ko rin si Papa. Pero hindi na sila pumayag. Masyadong mapanganib, Luisa. Dito ka na lang sa bahay para mabantayan ka ng mga pinsan mo. Huwag kang mag-alala. Makakalaya naman ang Papa mo dahil inosente siya. Alam nating wala siyang kasalanan. Wika ni Chang sa akin. Wala na rin akong nagawa pa kung hindi ang wag nang magpumilit pa. Nang mga sandaling yon, sa murang edad ko, napuno ako ng problema. Sumapit ang oras ng pagbubukas ng karinderya. Ayaw sanang magbukas ng pinsan ko na si Ate Bea dahil nga wala si Chang Emily. Pero kailangan daw dahil masasayang at tiyak na mapapanis daw ang mga nilutong ulam para sa araw na yon kung hindi ititinda. Sumama na lang ulit ako para tumulong. Sa may lababo ako nakatoka. Naghuhugas ako ng mga pinggan na pinagkainan. Habang inihihiwalay ko ang mga tirang pagkain sa pinggan, narinig ko ang isang huni ng pusa. Nakita ko yon sa may bungad ng pintuan sa likuran ng kusina. Nakatingin sa akin. Naisip ko na baka gutom na ang pusang yon. Kaya naman nagpasya ako na sa kanya ibigay ang mga natirang pagkain.
Inilagay ko yon sa isang plastic na lagayan at saka lumapit doon. Nang ilalapag ko na sana ang pagkain, agad naman itong tumakbo palayo. Dahil doon, kaya hinabol ko ang pusa. Muning, halika dito. Tawag ko sa pusa. Ginaya ko pa ang huni nun, pero hindi siya lumapit. Dumiretso lang siya sa pagtakbo patungo sa likod bahay ng karinderya. Sumunod ako, pero sa pagliko ko, isang pares ng paa ang aking nakita na naging dahilan kung bakit ako natigilan. Maitim at madumi ang mga paa na yon. Wala rin itong suot na tsinelas. Nang dahan-dahan kong iangat ang aking paningin, nanlaki at namilog ang aking mga mata. Nang masilayan ko, ang pamilyar na mukha ng matanda. Siya yung matandang aswang. Ngumiti siya ng nakakatakot sa akin. Sisigaw na sana ako, pero mabilis niyang natakpan ang aking bibig. Nagpumiglas ako. Pero ano nga bang magagawa ng isang batang katulad ko laban sa isang matanda? Sa tagal ng pagkakatakip niya sa aking bibig, nawawalan na ako ng hininga. Hindi ko na lang namalayan na unti-unti na pala akong nawawalan ng malay. Akala ko sa mga pelikula ko lang makikita ang mga ganong pangyayari, Miss Clark. Pero hindi pala. Dahil mismong ako, naranasan ko yon. Nakakakilabot ho na sa murang edad ko, naranasan ko na ang madakip. Hindi ng isang tao, kung hindi ng isang aswang. Umiiyak na ako nang makita ko na nakatali ang aking kamay sa aking likod. Nasa isang madilim, maliit at maduming bahay ako. Gusto kong humingi ng tulong, pero hikbi lang ang kaya kong gawin. Tiyak na nag-aalala na sa akin si Papa. Wika ko sa isip ko, habang patuloy pa rin ang aking pag-iyak. Alam kaya ni Papa na nawawala ako? Ano nang mangyayari sa akin? Meron kayang tao na tutulong sa akin para makaalis ako dito? Baka pinaghahanap na nila ako dahil bigla akong nawala. Napahagulgol ako sa aking pag-iyak dahil nga kung ano-anong pumapasok sa aking isipan. Tumahimik ka! Halos mapatalon na ako sa sobrang gulat nang bigla kong narinig ang boses ng matandang aswang. Mula sa madilim na bahagi ng bahay, lumabas doon ang matanda. Wala siya sa anyong aswang, kundi isang tao siya ngayon. Kung ayaw mong makain agad, tumahimik ka. Kung hindi ko lang kailangang gantihan ang ama mo, dahil dito sa sugat na idinulot niya sa akin, kinakain na sana kita ngayon. Pero pasalamat ka. Medyo busog pa ako sa kinain ko, kaya tumahimik ka na dyan. Hihintayin lang natin na maggabi, dahil pagkagat ng dilim, ibabalik naman kita sa papa mo. Gagawin lang kitang bihag. Lalo akong napaiyak, pero mas tahimik ang aking hagulgol ngayon. Huwag niyo pong sasaktan ang papa ko. Hindi na umimik pa ang matanda sa akin. Dahil tinalikuran niya na ako at naglakad papalayo, napaiyak na akong muli. Sinusubukan kong makawala mula sa pagkakatali ng aking mga kamay, pero hindi ko magawa. Masyadong mahigpit yun. Nang mga sandaling bihag ako ng aswang, nagkakagulo na pala noon si na Papa at siyang Emily. Kwento sa akin ni Chang, pinakawalan si Papa ng mga pulis dahil nga walang nakalap na matibay na ebidensya ang mga kapulisan na si Papa talaga ang pumapatay. Sa kabila rin noon, tumistigo rin ang mga tao sa baryo na isang nila lang ang may kagagawa noon, isang aswang. Pero dahil nga mga pulis sila, hindi pa rin sila naniniwala at pilit na itinuturo si Papa. Pero katulad nga ho ng sinabi ko, pinakawalan muna nila si Papa ng araw na yon.
Sa kanilang pagbabalik kina Chang, nagkakagulo na pala ang aking mga pinsan sa paghahanap sa akin. Nawala na lang daw ako bigla sa karinderya at hindi na mahanap pa. Halos mahimatay na nga raw nun si Papa dahil sa nabalitaang pagkawala ko. Hinanap na nila ako at tumulong na rin ang mga taga roon sa lugar sa paghahanap sa akin. Pero dayo lang kami roon ni Papa, walang nakakakilala sa akin. Nahirapan sila na ipagtanong ako. Ngunit hindi lingid sa kaalaman ni na Papa at Chang na ang matandang aswang ang kumuha sa akin. Nang mga sandaling yon, hindi na raw nila alam kung buhay pa ba ako o hindi na. Pero si Papa, hindi raw sumusuko. Nang sumapit ang dilim, muling bumalik ang matandang aswang. Humihikbi pa rin ako noon, pero pinipigilan ko lang na gumawa ng malakas na ingay. Dahil baka patayin na niya ako. Mabilis niyang ibinagsak sa harapan ko ang isang malaking sako. Kapag ipinasok kita rito, huwag kang gagawa ng ingay ha! Nagkakaintindihan ba tayo? Nanlaki ang aking mata sa narinig ko. Walang duda, isisilid niya ako sa sako na yun. Huwag ka ring malikot, dahil kung hindi, mamamatay ka. Pagbabanta niya pa habang itinuturo pa ako. Tumulong muli ang luha ko, pero sunod-sunod akong tumango bilang pagsang-ayon. Nang mga sandaling yun kasi, wala na talaga akong magagawa kung hindi ang maging kalmado na lang at sumunod sa mga gusto niya. Umiiyak ako noon habang sinisilid niya ako sa sako. Hindi pa rin niya tinanggal ang aking lubid sa kamay. Grabe na ang hagulhol ko. Ibang trauma talaga ang dulot sa akin ng mga pangyayaring yun. Dadalhin na kita sa ama mo. Kaya huwag kang malikot. At huwag mo nang subukan na mag-ingay pa. Wika ng matanda sa akin at isinarado na niya ang sako. Hindi nagtagal ay naramdaman ko na ang pag-angat ko sa lupa. Bumabangga ang katawan ko sa tila likod ng matanda. Kaya sigurado ako na pinapasan niya ang sako na lulan ako. Halos hindi ako makahinga dahil sa sikip ng aking pwesto. Medyo nahihilo rin ako dahil sa pagyugyug niya sa tuwing naglalakad. Pero wala akong karapatan na magreklamo. Nagdadasal na lang ako ng mataimtim. Lord, iligtas niyo po ako. Iligtas niyo po kami ni Papa. Sana po makawala na ako sa pagiging bihag ng aswang. Tulungan niyo po ako. Tumagal rin ng ilang minuto ang paglalakad namin, hanggang sa huminto na rin ang paglalakad ng matanda. Hindi ko alam kung nasaan na kami, pero pinilit ko pa rin na pakalmahin ang aking sarili. Maya-maya ay naramdaman kong ibinaba na ng aswang ang sako. Parang may sinasandalan akong isang matigas na bagay. Kung tama ang aking hinala, puno yun. Nang mga sandaling yun, wala na akong alam sa mga nangyayari sa aking paligid. Wala na akong narinig na kahit anong ingay na ginawa ang aswang. Hindi ko nga alam kung nasa tabi ko pa ba siya o kung umalis na ba siya. Ngunit kahit ganun, hindi pa rin ako kumilo sa loob ng sako. Basta ang tanging alam ko lang nun, mabilis ang tibok ng puso ko. At punong-puno ng takot ang sistema ko. Muli akong nakiramdam sa susunod na mangyayari. Nang mga sandaling yon, wala akong kaalam-alam na nagpadala na pala ng hudyat ang aswang kay Papa para puntahan ako sa lugar na yon kung nasaan ako. Hindi ko pa nga alam nung una kung paano. Basta ang sabi ni Chang Emily sa akin, biglang may kumatok sa bahay nila. At pagbukas noon, sa harap daw ng bahay ay may isang puting sako na nakalatag sa lupa at may nakasulat na, "Pumunta ka sa bundok kung gusto mo pang makita ang anak mo. Gamit ang dugo." Bago raw umalis si Papa sa bahay para puntahan ako, binilinan pa ni Papa si na Chang na tumawag ng pulis o kahit ng barangay lang para sumunod sa kanya. Sa pamamagitan daw nun, malilinis din ang pangalan niya sa pagkakasangkot niya sa patayan.
Pagkatapos ng habili na yon, dumiretso na agad si Papa sa paghahanap sa akin sa bundok. Noong nararamdaman ko na may kumakalas ng tali sa sako na lulan ako, akala ko ay yung aswang na yon dahil wala talaga akong kaalam-alam na darating si Papa. Pagkabukas nun, si Papa ang agad na sumalubong sa aking mga mata. Doon pa lang ay sumabog na ako sa aking pag-iyak. Papa! Papa! Buti na lang, Papa, nahanap mo ko! Grabe ang pag-iyak ko nun dahil akala ko talaga mamamatay na ako. Mabilis akong niyakap ni Papa at maging siya ay naluluha na rin. Pasensya na anak. Pagpasensya mo na si Papa dahil napabayaan kita. Hindi kita nabantayan na maayos. Sinaktan ka ba ng aswang? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod akong umiling para hindi na rin siya mag-alala pa sa akin masyado. Muli niya akong niyakap ng mahigpit at sa kanya ako agad na itinanggal mula sa sako. Binuhat niya ako at aalis na sana kami sa lugar na yon. Ngunit bago pa man makahakbang si Papa, sumulpot ng muli ang matandang aswang. Nasaan yung aswang siya ngayon? Sobrang gulo ng kanyang buhok. Nakakatakot na naman ang kanyang itsura. Nabalot na naman ako ng matinding takot at alam kong ganun din naman ang nararamdaman ni Papa. Nakita naming dalawa ang pagngisi ng matandang aswang. At saan ka pupunta? Akala mo ba ay makakatakas ka pa? Wika sa amin ng matandang aswang. Unti-unti akong ibinaba ni Papa mula sa kanyang pagkakabuhat. Pasimple niya akong binulungan. Magtago ka muna sa likod ng puno, Luisa. Huwag ka munang aalis doon. Natitiyak ko na parating ang tiyang Emily mo na may kasamang tulong mula sa pulis o barangay. Kahit ayokong iwan doon si Papa, sinunod ko siya. Mabilis akong tumakbo sa may puno na pinagsasandalan ko kanina at saka sinilip ko ang mangyayari. Alam kong galit ka sa akin, pero huwag mo na idamay ang anak ko. Ako na lang. Napapaiyak na ako ng mga sandaling yun at todo na rin ang aking pagdadasal na sana walang mangyaring masama kay Papa. Ano bang akala mo na talagang tiniis kong hindi kainin ang anak mo para gantihan ka? Oo nga at gusto kitang gantihan. Pero ginawa ko lang din siyang pain para mahuli kita. Kayong dalawa ang magiging pagkain ko. Sa inyong dalawa, sapat nang makakain ako ng halos isang buwan. Wala na akong iisipin pa. Hindi ko na kailangang lumabas pa gabi-gabi. Sige! Pero kung akala mo pumunta ako rito na walang laban, nagkakamali ka ron. Nakita ko na ipinasok ni Papa ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. At mula roon, may inilabas siyang parang nakapulupot na mahabang sanga ng puno. Na syempre hindi ko pa alam noon kung anong tawag. Napag-alaman ko na lang sa huli na buntot pala yun ng pagi na panlaban sa mga aswang. Nakita ko ang galit sa ekspresyon ng matandang aswang habang nakatingin sa buntot pagi na hawak ni Papa. Sige, sigurin mo ako! Siguro naman bago mo ako mapatay, dumating na ang tutulong sa amin! Doon na nga lumabas sa mga pangil ng aswang. Lalong nakaramdam ako ng takot dahil sa napansin ko rin ang nagtatalasan niyang mga kuko. At sa isang iglap lang, sinugod niya si Papa. Nakita ko, mabilis na dumukot ulit si Papa sa kabilang bulsa naman niya at saka mabilis na isinabo yon sa papalapit na aswang. Nung una hindi ko pa alam kung ano yon, pero napagtanto ko na asin pala yon. Kita ko na napahinto ang aswang at tila nagpapanik na. Pinapagbag ang kanyang katawan na natamaan ng asin. Nang mga sandaling yon, doon ko lang din nalaman na asin din pala ang panlaban sa aswang. Habang nagpapanik ang matandang aswang, nakakuha ng pagkakataon si Papa para hagupitin ito ng buntot pagi.
natamaan ang aswang sa kanyang braso. At mula sa pwesto ko, nakita ko ang gumuhit na sugat doon. Malalim yun. At tila ba sobrang sakit. Kaya hindi na ako nabigla pa nang sumigaw sa nakakatakot na paraan ng matandang aswang. Umalingaw-ngaw ang sigaw na yon sa tahimik na bundok. Dumoble ang galit na nakikita ko sa ekspresyon ng aswang hanggang sa naging mabilis ang pagkilos nito. Nakita ko na lang na mabilis na siyang nakalapit kay Papa. At sa isang iglap, hawak-hawak niya na ang leeg ng aking ama. Sinasakal niya si Papa. Naghanap ako ng bato na pwede kong ibato sa matandang aswang. Kahit medyo madilim sa pwesto ko dahil nasa likod nga ako ng puno, kinapa ko na lang ang lupa. May nahawakan ako na bato na sakto lang ang laki sa aking palad. Ngunit bago pa man ako makalabas sa pinagtataguan ko para batuhin ang aswang, napansin ko na mabilis na nitong binitawan ng leeg ni Papa. Nakita ko na parang nasasaktan na naman ang aswang. Hawak-hawak niya kasi ang kanyang dibdib. Yun yung dating sugat mula sa pagkakatusok ng kawayan ni Papa. Nalagyan pala ng asin ni Papa ang sugat ng matanda, kaya ito napabitaw sa pagkakasakal sa kanya. Kitang-kita ko na napahawak agad si Papa sa kanyang leeg. Umuubo-ubo pa siya. Akala ko ng mga sandaling yun, wala namang natamong kahit anong sugat si Papa. Pero nagkamali ako. May sugat na pala siya noon sa kanyang leeg. Malalim ang sugat niya dahil sa matatalas na kuko ng aswang. Ngunit kahit ganun, hindi pa rin bumigay si Papa. Nakakuha ng pagkakataon si Papa na hagupitin ulit ang matandang aswang sa dibdib nito. Nagsanhi na naman yun ng panibagong sugat. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako harap ng walang laban! Wika ni Papa sa namimilipit na aswang dahil sa sakit. Nagwawala ang aswang. Alam ko na talagang nasasaktan siya ng mga sandaling yun dahil nga napapaluhod na siya sa lupa. Sumisigaw ng tila isang nagwawalang hayop ang matandang aswang. Napansin ko na muling dumukot si Papa sa kanyang bulsa. Akala ko ay asin na naman ang ilalabas niya mula roon. Pero nagkamali ako. Natanaw ko na kulay puti yun. Doon ay napagtanto ko. Isang buong bawang yun. Hindi ko pa alam nung una kung para saan yun. Pero kitang-kita ko na mabilis na ipinasok ni Papa ang buong bawang sa bibig ng aswang. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko na biglang umusok ang bunganga ng matanda. Kasabay noon ay muling pagsigaw niya na parang namimilipit na naman sa sakit. Maya-maya pa ay narinig ko na rin ang tila ingay ng mga taong paparating. Mula sa malayo ay tanaw ko ang mga tanglaw na bitbit nila. Parang yung kawayan na may apoy sa dulo. Naibsan ang takot na nararamdaman ko noon. Dahil sa wakas, nandito na rin ang mga taong tutulong sa amin. Nang makita ko si Chang Emily, ay agad akong tumakbo sa kanya. Niyakap niya ako ng mahigpit at niyakap ko rin siya. Umiiyak na rin ako sa bisig niya. Hindi ka ba nasaktan, Luisa? Tanong ni Chang sa akin at ganun din si Chong. Hindi ho, Chang. Iniligtas po ako ni Papa. Nang muling hinarap ni Chang si Papa, nakapalibot na sa kanya at sa aswang ang ibang tao sa baryo. Walang ano-ano'y, sinunog na ng mga yon ang katawan ng matandang aswang. Habang nasusunog ito, wala siyang tigil na sumisigaw. Tinakpan pa nga ni Chang ang aking mga mata para hindi ko yon makita. Pero nasisilip ko pa rin yon. Nakakatakot na tanawin yon para sa isang bata na tulad ko. Ngunit para sa akin, sapat lang yon. Para makita kung ano ang magiging katapusan ng halimaw na nagdulot ng masamang karanasan sa akin. Hindi nagtagal ay nakita ko nang papalapit na rin si Papa sa pwesto namin ni Chang. Mingiti sa kanyang labi, pero hawak-hawak niya pa rin ang kanyang leeg at halatang pagod na pagod.
Ngumiti ako at tatawagin ko na sana ang pangalan niya. Ngunit kitang-kita ko na biglang bumagal sa paglalakad si Papa. Hanggang sa nauwi na yon sa kanyang pagkakahinto. Dahil ilang metro na lang ang layo ni Papa mula sa akin, kaya doon ko palang napansin ang pamumutla niya. Hindi rin nakaligtas sa aking paningin ang duguan na damit niya mula sa mga tumutulong dugo galing sa kanyang liig. Papa! Papa! Papa, bumangon ka! Tumakbo ako para makalapit sa kanya at ganun din ang ginawa ni na Chang Emily at Chong Edgar. Umiiyak na ako nun, lalo na at kitang-kita ko na talagang malalim ang sugat na natamo ni Papa. Nagkagulo na rin ang mga tao sa baryo dahil nga sa biglang pagbagsak ni Papa. Nagtulong-tulong sila para dalhin si Papa sa pinakamalapit na ospital. Pero dahil nga nasa probinsya kami at malayo sa kabihasnan, inabot pa ng halos isang oras bago kami nakarating sa ospital. Umiiyak na ako noon habang hawak-hawak ko ang kamay ni Papa. Wala pa rin siyang malay habang may pumipigil na sa pagdudugo ng leeg niya. Papa! Papa! Papa, huwag mo akong iiwan! Yakap-yakap ako ni Chang Emily sa bisig niya. At katulad ko, umiiyak na rin siya. Nang makarating kami sa ospital, dead on arrival na si Papa, sabi ng doktor. Sinubukan pa siyang i-revive, pero marami na daw talagang dugo ang nawala. At natamaan din daw ang maselang ugat sa leeg na naging sanhi kung bakit lalong lumala at nauwi yon sa pagpanaw ni Papa. Grabe ang panlulumuko noon, Miss Clar. Hindi ko akalain na sa isang iglap, nawala na sa akin si Papa at tuluyang naging isang ulila na ako dahil sa aswang, sa isang halimaw at sa isang nilalang na hindi naman umiiral sa buhay namin noon ay siya pang babawi sa buhay ni Papa. Inilibing namin si Papa at kinatsang Emily na ako nanirahan simula noon. Ngayon ay naninirahan na ako sa Marinduque at may sarili ng pamilya, Miss Clark. Sinabi ko man na hindi magandang alaala ang pangyayaring yon sa buhay ko dahil nga sa pagpanaw ni Papa mula sa isang aswang. Hindi naman maitatanggi noon ang katotohanan na ginawa ni Papa ang lahat para hindi ako mapahamak. Sa katunayan nga niyan, dahil din kay Papa, kaya hindi na nababalot ng takot ang mga taga-baryo dahil nagapi na ang aswang na matagal nang tinutugis ng mga mamamayan doon. Sa tuwing bumibisita nga ako kina Chang Emily sa Visayas, marami pa rin ang nakakakilala sa akin. Kilala ako sa bansag na anak ng lalaking pumatay sa wakwak. Sa pamamagitan ng mga yon, Miss Clark, kahit papano, nagbibigay ng tuwa sa puso ko. Dahil kahit pumanaw na si Papa, hindi lang ako ang hindi nakakalimot sa kanya, kung hindi pati na rin ang mga taga-baryo. Napapalitan ang lungkot ko ng sobra-sobrang paghahanga kay Papa. At sana, Miss Clark, ganun din ang maramdaman ng mga taong makakarinig ng aking kwento sa pamamagitan ng iyong channel. At marami rin hong salamat sa inyo kung mapaglalaanan nyo ng oras itong aking sulat. Alam ko ho na maraming nagsusulat para ibahagi ang kwento sa inyo. Kaya sana'y isa rin po ako sa mapalad na marinig ang sarili kong kwento rito. Hanggang dito na lang po, Miss Clark. Mabuhay po tayong lahat.